Miyerkules, makeover ulit sa salon para i-maintain ang kanyang teen idol image. Tutorial day din ito para sa kanyang bagong show na SEQ Reload. Special day din ito para kay Hero. Matutupad ng totoo ang dasal niyang mabayaran ang mga utang at matubos ang mga naisanla. Dahil ang check na tanggap, magiging cash na! Ikaw siguro, kung nakuha ko yun, dami-dami kong plano gawin. Ano yun, malalaman nyo mamaya pag nakuha na natin yung pera. Iyapin siya natin. Again, a few steps away. One, two, three, four. Dito tayo ngayon sa loob ng Equitable BCI Bank. Ng ELJ building sa ABS-CBN compound. At tayo ay mag-encash ng ating premium. Magkano ito? Ito na ang matagal ng inasam ni Hero. Ang kumita para matupad ang mga pangarap niya. Kasi nauna, ano lang siya salita lang siya. Kumbaga sa reality show, fantasy lang yung price. Pero nahawakan ko na siya. Tapos, ayun nga, inisip ko na yung mga, ano, yung mga bibiling ko. Pero inisip ko lang, nagbawas na ako na nagbawas kasi ayoko ng gastos. Hindi, partial payment lang siya. May iba pang dadating. Marami daw dadating. Joke. Hindi, basta ano lang siya. Hindi pa siya buo. Siguro, by the end of this year, mabubuo na siya. Sana mabuo ko. Ano, sa tulong ng mga ibibigay na projects ng ABS-CBN sa akin at sa ibang customers. Katulad nga ng SCQ Reload. Ayan na po siya. Patunay na marami ng tagahanga ang bagong idol kahit ang bank teller ay nagmistulang fan. At dala ng sayang umaapaw sa puso niya, lumabas ang pagiging masayahin ng ating grand quester ng biruin nito ng mga bank employee. Ano po yung blowout? Sa dictionary po ba yun? Mahilig po akong kumain ng fish balls. Yun lang po ang kaya ko. Ano, feeling ko magiging kuripot ako. Hindi, syempre, di ba, isi-share ko to sa lahat. Ayan, salamat. Ayan po siya. Share ko po. Minsan po, palabiro po ako. Sige po, bye-bye po. Bye-bye. Larawan ng ulirang anak ang ating bagong idolo, lalo na nang ibigay niya ng tuko ang unang kita sa kanyang ama. Tayong maingay sa ginawa natin. Promise niyo po, dito lalabas sa TV. Sa isang makipot at masikip na bahay sa isang compound ng pamilya ng mommy ni Hero, kilalang kilala na siya. At hindi pangkaraniwan ang ganitong senaryo sa bahay ni Hero, pero dahil sikat na, araw at gabi ay dinudumog ito ng tao. Ang mga magulang at kapatid ni Hero ang saksi sa lahat ng pagbabago sa buhay ng kanilang anak at kapatid. Naabangan din ng mga kapitbahay. Alam nila pag lalabas na si Hero kasi nag-aabang na ng tao si daddy niya. Tapos ayun, picturean. At dahil dito lumaki si Hero, marami siyang maigiwang alaala dito. Ang kanyang masikip na higaan at ang pagtulog kasama ang pamilya. Pagkatanggap ni Hero ng kanyang premyo, unti-unti nang lumilinaw sa kanyang isipan na nagbunga ang kanyang pinaghirapan at pinagpaguran ng ilang buwan. Nagkatay nito ang isang panibagong buhay bilang isang ganap na artista, pinagkakaguluhan at iniidolo. Sikat na nga si Hero, pero mapagkumbaba at isa pa rin mapagmahal na anak. Ito ang ugaling sana'y manatili sa kanyang ipinagdarasal pa ng kanyang ina na tunay na nakakakilala sa kanya. Before siya nag-join ng SCQ, nagdasal kasi ko nang sabi ko, kung matutupad man yung pangarap niya dyan at mapapasama siya, sana huwag na siya magpatuloy, sabi ko kay Lord. Sabi ko, hindi ko naman gugustuhin na magkaanak ng sikat nga tapos yung kumbaga sana yung maiiba ugali. Hindi ko ipagpapalit yung ugali ni Hero nung mahirap kami. Sabi ko, kahit mahirap kami, basta yung ugali niya, ganun pa rin. Hindi, kasi hindi siya talaga natutulog pag hindi niya kami kasama. Tsaka nami-miss daw niya yung ano, higaan niya. Kasi ayaw niya nung maluwag, gusto niya masikip na higaan.
maraming unan, tsaka yung gusto niya, nababangga niya yung dalawang dulo. Pero malapit ng iwan Hero ang lugar na kinalakihan niya dahil sa pangarap niyang makabili ng sariling bahay at lupa. At kung si Hero ang tatanungin, isang sasakyan ang kanyang unang bibilihin para daw hindi siya malate sa mga taping. Para sa sarili ko, bibili ako ng, sana makabili ako ng sasakyan kahit second hand. Hindi, basta ano, pang travel lang kasi mahirap mag-commute. Nalilate ako kasi pag nag-commute ako. At dahil nga sikat na, hindi rin maiiwas na may ilang taong kapagsamantala. Kapag nagtataxi si Hero, doble pa ang sinisingil sa kanya. Kaya naman pag may sasakyan na si Hero, si Daddy na ang magiging driver. Gusto niya talaga kumuha ng sasakyan. Ang alawa, sabi na, ako nga daw, driver. Marami pang pagbabago na magaganap sa buhay ni Hero. Pero lahat ng kanyang ginagawang paghihirap ay para sa kanyang pamilya. Marami na raw nagbago sa kanya. May mabuti, may masama. Pero kahit anong pagbabago, lahat ng ginagawa ko para sa ating lahat ito. At ang mga magulang ni Hero ang lubos na natutuwa sa nakamit na tagumpay ng kanilang anak dahil si Hero ang nagbigay daan sa kanyang pamilya para harapin ang panibagong buhay. Yung nagpabago talaga sa buhay namin. Hindi lang sa ano yung inangat sa kahirapan, kundi pinakita niya na ano, palaging may hope. Kahit gaano kakadang, palaging may hope. Tsaka sana maka-inspire siya ng ano, kabataan. Tuntua ako, ito na pala yung naghihirap ng anak ko. Siguro itong anak ko talagang sobrang lakas na determinasyon. Kahit na may nararamdaman, sige presyo na sige. Kaya dahil sa'yo, marami mabubuktan.